Hi everyone, welcome to my channel. And for today's video guys, is mag-share po tayo sa inyo na isa pong napakagad ng bahay na aking i-offer. Dito po yan sa IMUS, Cavite. Napakalapit lamang po sa Manila. Ito po si Chesca Model House. So dito po yung entrance guys. So dito po yung Parksville residence. So ito po yung papasukin natin right now, okay? Si Chesca. So meron po siyang floor area of 36 square meters. Yan. And minimum lot area po na 66 square meters para po sa mga end unit and 44 square meters sa mga inner unit. So meron din po tayo mga expanded, no? So magkaiba po yung mga computation ng mga yan. All right? So, ang papasukin natin ngayon guys is yung papakita ko sa inyo is yung turnover kasi right now nakalock yung ating model house. So, yung dress up unit is nakalock po. So, ang papasukin natin is yung kanyang turnover, no? Okay? So, ito po siya guys. Upon turnover, kung makikita nyo po is nakapaint na po yung house. Kasama na po yung mga pintuan, yung mga bintana, no? Kasama na rin po yan. Kung mapapansin nyo po dito guys, meron po siyang parking lot. Ayan, no? Pwede po kayo maglagay ng sasakyan dito, no? Ang malaki po kasi yung lot area kasi is 44 square meters sa mga inner unit. So corner unit naman is 66 square meters. So napakalaki po. So sa inner unit, mangyayari, no? So kasha po yung isang kotse. Alright? So meron ka pang garahe na pwede mong gawing garden. Okay? So tara, pasukin natin yung kanilang turnover unit. Yan. So ito guys, isang sample ng corner lot, no? Ayan, kung mapapansin nyo guys, malaki po siya. Ayan. So ganito guys, yung sura dito sa likod, no? Ayan. Kung mapapansin nyo, malawak po siya, no? Tapos meron ka rin itong sink upon turnover, ayan. Tapos nakaready na rin yan para lagyan ng mga yung kanyang gripo, right? So ganyan po, meron kayo itong dirty kitchen, ayan. Pwede nyo po siyang gawing dirty kitchen dito sa likod. Siyempre, marami kasing nagsatanong sa atin kung ano raw yung price. Hindi ko raw nilalagay yung price sample computation. So ilalagay ko na po yan dito right now. Yan. So kung nakita nyo guys, yun na po yung price sample computation ng unit natin. And kung gusto nyo po mag-avail nito is inquire nyo lamang po ako and i-message para po masagot ko yung mga katanungan nyo and ma-assist ko kayo sa pagbili ng inyong pangarap na bahay. So ito na guys, pasukin na po natin yung ating unit na turnover. Okay? So yan siya guys, kung makikita nyo po, upon turnover is yan. Ito po, meron na pong mga grills yung pintana. Ano? So for additional safety na din po yan. Ayan. So, yan, naka-cleans po yan. So, makaliwalas yung ating bahay, no? From sunrise. So, makikita nyo na pinapasok siya ng mga liwanag. So, maliwanag po yung house na. So, yan guys, upon turnover, nakaganyan na po siya. And then, yan po, may paint na po, pati kisame. Ayan. Ayan, no? Then, naka-ready na po yung mga switches natin. Ayan, no? Tapos, yan, may mga lights per switch. Alright? So, kung mapapansin nyo po, guys, yan. Naka-ready na po yung mga ilaw, ayan. Then meron po tayong CR dito sa baba. Ayan. Ganito po yung itsura. Ayan, upon turnover. No? Ayan, naka-tiles na po. May pintura na. Then, ayan. Siyempre, meron tayong ating ventilation. Pwede mong buksan yung bintana. Meron na rin tayo rito yung sink. Ayan, no? Kung mapapansin nyo. Meron din tayong outlet for kuryente and shower. And meron na rin bowl. No? So, kung mapapansin nyo, malawak po yung CR natin. No? Ayan. Tapos, naka-paint na. No? Ayan. And then dito naman sa living area guys, is yan, napakalawak. Pwede mo lagyan dito ng TV, sofa, no? Dining table, yan. Tapos malaki yung surface area mo sa likod. Yan,
So guys, ito yung makikita mo na area sa likod. So ganyan yung service area mo sa likod. Di ba napakalawak? Yan. Kung makapansin, may dirty kitchen ka pa dyan. Siyempre, nalagay mo yung price sample computation nito. Gusto kasi na iba, nasa unahan daw ng video. So, ito na po yung price sample computation. Yung kanyang hagdan. Yan. Makapansin nyo, malawak po dito sa baba. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ganun po siya. So, malawak. And then, yan guys, ito yung hagdan. Ganito na po yung naka-turnover. Kahoy po ito. And ito, sementado naman. No? So, yan. Then meron na rin tayo ready for electrical. So hindi ka na mag-worry if kukuha ka po dito, no? So tara, akipakitin naman natin yung second floor. Alright? So mapapansin nyo guys, nakapintura na po yung lahat. No? Ayan. So kasama na rin yung mga bintana na to, pan-turnover guys. Ayan. So maliwalas po, no? At malaki yung patrong lupa. So yan siya guys sa second floor. Kung mapapansin nyo, ma-press ko to, lalo pag binuksan mo yung mga bintana mo, mawag. Naganda rin kasi na location nito. Dito siya located malapit sa Lancaster. So dito lang siya along the highway. Kung pupunta ka ng Manila, very accessible, no? So ito yung pangalawang quarter guys. So kung makapansin nyo, malawak. Pag-turnover, kasama na po ito. Then pwede nyo lang siya mapalitan. Depende po yun sa inyo, no? So yan guys, yung mga bintana. And kasama na po yan. And may outlet na for lights. So ito naman guys yung pangalawang quarter. Yan. Isang quarter. Yan to. Makapansin nyo, malawak, no? Yan. Malawak po siya. Dito kasama ni mga bintana natin. At kasama ni yung bintana dito. So, kung mapansin nyo guys, kasha po dito yung mga kama. Kama dyan. Tapos dito, mga cabinet. No? So, depende po sa inyo if ano yung mga gusto nyo gawin sa property. Pero dito guys, malawak pa actually ito. Eh. Pwede nyo rin siyang gawin parang mini entertainment room. So, lagyan mo ng table. No? Depende po sa inyo if ano yung gusto nyo gawin. At actually ito, ma-advise ko sa mga small families or mga starting couples na naghahanap ng house na affordable na napakaganda yung location. Dito po yan sa IMUS, Cavite, no? Tapos kung mga mall naman guys, napakalapit po, napakaraming mall. As in, 2 minutes, 3 minutes lang, nandiyan ka na sa mga mall. Save More, yan, mga McDo, Jollibee, lahat po nandito. Palengke, so very accessible po yung lahat dito. Alright, so yan po yung second floor natin, tour around, no? Alright. So, yun pa, maganda sa kanya if you are looking for a house na wala ka na masyadong iisipin. Pero alam ko dito, pwede ka rin magkuha ng unit na pre-selling na bear type, no? So, dito guys, ang available natin is pre-selling. But meron tayong mga ibang reopen for RFO. So, kontakin nyo lang po ako para ma-assess ko kayo if you want this kind of property. So, that's it guys. Ito po yung sa baba ulit, no? Alright? Then, ito po yung sample nga ng corner lot natin. Ayan, no? Dito. So, malawak po siya. Kasha yung mga parking. Ayan, dyan sa area. Then, dito po. Malawak. Pwede kang maglagay ng garden mo, no? So, ayan. Nilagay ko naman yung price sample computation kanina doon sa video. So, ito nga yung inner lot na sample. Ayan. Ganyan po yung itsura. Alright. So, actually, napakaganda. Kasi ito nga, guys, oh. Ayan. Ang kanyang minimum lot area sa mga inner unit is 44. Then 66 square meter sa mga end unit. So very advisable po ito sa mga tao naghahanap nyo ng magandang house and lot for investment. And alam mo yun, naghahanap sila ng property na kung saan pwedeng mag-enjoy at lumaki yung mga bata na maayos. Kasi malapit yung school. Actually, yun na yung mall, oh. Andun. Yan. So along the highway, if going to Manila, very secured, gated subdivision with guards, no? Then yun, access sa lahat ng everyday needs na kailangan mo. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo ating house tour for today. So ito nga po si Chesca House. Chesca House, dito po yan sa Parksville Residences, IMUS, Cavite. Eh yun, kung nagustuhan nyo guys, contact nyo lang po ako and I will assist you on your house and lot dito. And yun guys, kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to hit the like, share and notification bell para subscribe nyo ating channel and hit the notification bell para sa mas marami natin mga videos na paparating. So once again guys, this is John Creech and see you po on the next vlog.